bali, 2 spoon ng oil. Pa-fry muna natin yung ating white mushroom. Yan. Ating white mushroom. Mas masarap sana kung meron tayong garlic butter. Mag-iba yung kulay niya. Pwede na lang siyang hanggang. Mahilig ako guys magluto ng iba-ibang ng sarili kong recipe. Patakan natin siya ng konting gasa, konting asin, konting asukal. Alam nyo guys, yung asukal, pag naglalagay tayo sa mga niluluto natin, ay lumalabas yung natural na taste niya. So, kaya ang ginagawa ko guys, pag nagluluto ako ng mushroom, ilalagyan ko talaga siya ng sugar and salt. Para yung lasa ng mushroom ay malasa, lumalabas yung kanyang taste, natural taste. So that's why I need to put some salt or sugar to cook it. So see, that iba ng kanyang kulay means luto na siya. So we need to take it out now and set aside. Kailangan na natin siyang tanggalin at iset aside na natin para sa next step. So, yan na guys. Luto na yung ating white mushroom. So, yan. Pagkatapos natin iluto yung mushroom, huwag natin siyang huhugasan yung ating kawalit dahil yan din ang gagamitin natin. So, lalagyan na natin yung ating ginger. Yan. I need to put many garlic because garlic is good for our health. Minsan, pag nagluluto ako, lagi ko talaga nilalagyan ng maraming garlic dahil nakakatulong ito sa ating pangangatawan. Lalo na sa may mga high blood pressure, acidity, kasi ang garlic talaga maraming benefits itong nakukuha. So yan guys, mabango na yung ating garlic. Iba na yung kanyang kulay pag nagbabrown na siya. Tsaka yung naamoy mo talaga na lutong-luto na yung garlic. Naamoy mo talaga. So ilalagyan na natin yung ating broccoli. Press na press yung ating broccoli. See, very green siya. Parang ano lang siya natin. I-fry. And then, habang inano natin yung broccoli, magtitimpla tayo ng oyster sauce with water and then a little bit of cornstarch. So, yan. So, ating ilalagay na rin yung ating chili. Yan. Alam niyo guys, pag tayo naglalagay ng kakaibang kulay sa green na vegetable, ay napakaganda. Napakaganda. Parang ano ba yan siya? Yung tawag nito? Tawag pansin. Hindi ka matatakama. Parang may ganitong kumain sa isang recipe. Dahil nga may kakaibang kulay na nahalo-halo. So, ayan guys. Maglalagay tayo ng ating tinimplang oyster sauce. Ayan, unti-unti natin siyang ilalagay. Kasi, huwag natin siyang bibiglain ng maglagay ng tubig para maganda yung kanyang pagkaluto. Ganyan ako magluto, guys. Kasi yung mga iba, pag nagluluto sila ng gulay,
Eh, minsan na nilang nilalagay yung sabaw niya. Eh, hanggang hindi maganda yung pagdating ng gulay. Pagkanito. Yan. Piindin din natin yung kanyang apoy para maganda yung pagkaluto. Napakasarap yung lasa niya, guys, dahil nga yung asukal, sabi ko, pag nilalagyan natin ng kaunting asukal sa isang bagay, talagang lalabas yung kanyang yung lasa. Natural taste, that's yung sabi. So, ayan guys, lalagyan na natin yung egg, white egg, yan. Tapos yung ating mushroom. Kasi bawal, hindi maganda yung ating vegetable pagkapag ay na-overcooked siya. So, yan. Yan, konting halo lang. Hindi naman yung masyadong nabilis yung pagkahalo. Tapos, small fire para hindi siya ay matuyo. Kasi ang pangit yung gulay na to yung tuyo, di ba? Tapos, hindi pa pala siya gulay. See? So, yan guys. Lasa pa lang niya. Ang sarap. Lumalabas yung kanyang taste, natural taste. I love cooking, guys. Mahilig talaga ako magluto-luto. Pero nung bata ako, hindi ako nagluluto. Dagi ang nanay ko, kapatid ko, nagluluto. So ngayon, naging paborito ko na ang pagiging kusinera. So yan guys, dahil luto na siya, malapit natin yung hanguin. Maglalagay tayo ng spring yun para siya ay mabango yung ating luto. Tapos, ang huli natin ilalagay ang bacon. So, yan guys. Malapit na natin hanguin. So, ilalagay na natin yung ating bacon. Yan. So, kung wala kayong mga bacon dyan guys na nakatabi, pwede kayong bumili yung mga beef na sliced beef. Tapos, i-fry nyo siya. So, ayan. Meron na kayong bacons. Kahit wala kayong bacon na naka-stack dyan sa inyong ref, pwede kayong sumaglit sa palengke at bibili kayo ng bacon. Sliced beef na pwede, na yung maninipis. Pwede nyong i-fry, tapos magiging bacon na siya. Magki-crispy na siya. So, ayan guys, hanguin na natin siya kasi ang bacon, hindi na, huwag natin siyang lutuin masyado. So, ayan guys, yung ating recipe. Thank you so much. Ito sa atin yung Erica Ikang. So, ayan, luto na yung ating broccoli with bacon. Masarap talaga magluto pag meron tayong tawag nito yung feeling natin na masaya yan habang tayo nagluluto. Ito mas tawag nito, samahan daw natin ng pagmamahal. Yan po kung totoo. Pero para sa akin, habang gusto ko yung aking ginagawa, ay talaga naman masarap yung ating niluluto. Pero kung wala tayo talagang hilig, ewan ko kung ang mayroon. So, ayan guys, yung ating mga recipe ulit sa gabi nito para sa ating dinner or whatsoever. So, thank you so much. Ito muli sa atin yung Erica Ikang. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Erica Ikang. So, ayan guys. At huwag niyong kalimutan i-click the bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos.